Ang ilang senador sa dumaraming kaso ng patayan sa bansa, kaya ang PNP inatasang gumawa ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng taong bayan. Narito ang aking report. Ang walang habas na paamaril sa dalawang pasahero ng bus sa Nueva Ecija. Ang pagsugod sa loob ng bahay ng radio anchor na si Juan Humalon sa Misamis Occidental kung saan pinagbabaril siya habang nasa ere. At ang mga pag-ambush sa local officials gaya ng Aparicagayan Vice Mayor Romel Alameda at Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Ilan lang yan sa mga insidente ng pagpatay sa Pilipinas na ayon sa mga senador ay nakababahala na. Nasa bus na dalawa po ang nabaril doon sa loob ng bus at a time when may gun ban pa. Ano na eh, parang wala nang takot eh. May gun ban, hindi takot naglabas ng baril. Tapos ginamit pa yung baril, pampatay. In a public place, may chance pang makadamay ng iba na hindi nila target. Nangako naman ng Philippine National Police na tututukan nila ang mga kaso ng patayan. They take these incidents as a slap in their faces and they resolve to work double time, Your Honor. Aminado ang PNP na tumaas ang kaso ng mga patayan sa bansa mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon kumpara sa parehong mga buwan noong 2022. Mula sa 851, nakapagtala na ng 907 homicide cases ang PNP para sa 10 buwan ngayong taon. There is a downtrend naman in all the 8 focus crimes except for the homicide. Fortunately lang talaga, admittedly, medyo talaga itong mga sensational na nagiging viral ay it's something that the PNP should, kumbaga parang we have to address. Kaya inatasa ng mga senador ang PNP na paigtingin ang pagpapanatili ng peace and order sa bansa. If we can do something about this, it speaks volumes to who we really are as Filipinos. Sino tayo bilang isang bansa? Kaya We need to act on this. Binubuhusan po kayo ng resources ng taong bayan for your general function of the maintenance of law and order, peace and order sa ating lipunan. Ano dapat, paano nararamdaman ito? The people must feel safe 24 hours in a day sa bahay nila. At least there's a reasonable expectation na masolve for justice to be achieved. Isinusulong din ng ilang senador ang pagkakaroon ng body cam ng bawat pulis para may matibay na ebidensya tuwing sila ay rumiresponde sa mga krimen. Sa ngayon, may 2,756 body cams ang PNP. Nagdagdag ang Senado ng 800 million pesos sa kanilang 2024 budget para makabili sila ng additional 24,000 units. Lumusot na rin sa debate ng Senado ang 196.74 billion pesos na PNP budget kasama na ang 800 million pesos na intelligence fund. Mga kapatid, may an Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman.